Hello at welcome sa Project Hobby TV. Dito, maaari kayong matutunong arts and craft, sewing, cooking, photography, iba't ibang klase ng hobbies, anything under the sun. At dahil dyan, subscribe na at sigurado akong matututo kayo ng mga bagong kaalaman at pagkakaabalahan. Meron po akong apat na pamangkin at tsikiting na babae. At kung makikita nyo sa thumbnails, gagawa tayo ng kanilang mga cute na hair clip. So, malamit na rin kasi ang holidays. So, nag-iipon ako ng mga regalo. Gagawin natin siyang handcrafted na mga ipit sa buhok para mas maramdaman nila yung regalo ni Tito. Diba? Kaysa binili ko lang. Although yung ibang part dito, binili ko lang. Pero gagawa pa rin tayo ng something na unique na para lang sa kanila. Alright? Gagawa tayo ng ganito. Sa previous vlog ko, nung gumawa ako ng organizer, may mga ganito na akong ginawa. Pero uulitin lang natin. So, ganito yung una nating gagawin na style. So, simple lang siya na bilog na tela. And then, nilagyan natin ng beads. Tapos yung ipit. So, ayan. I-duplicate natin ito. Tinapos ko lang muna para magkaroon kayo ng idea kung ano yung magiging itsura niya. Para ito sa mga 2 years old, 4, 5, 5-year-old kid, hindi tayo gagamit ng makina. Tatayin natin sa kamay. Right? So, ito yung gagawin natin. Binilog ko lang ito gamit ng taasa o maliit na mangkok, lapis, bilogin, gupitin. So, ayan yung itsura niya. May nabibili online na mga patch ng mga tela. So, iba-ibang klaseng style. Iba-ibang klaseng print. So, ito binili ko din to online. Alright, so una natin gagawin, yung maliit muna na bilog, tatahiin natin sa palibot na nakaganito siya. Alright, so running stitch lang. Alright, so ganun yung itsura niya. Habang tinatahi ko, pinufold ko yung edge ng ating circle ng pagganon. Tapos, ilalak lang natin yung ating sticks. So, ayan. Try natin as much as possible na even yung distribution ng curl ng ating tela. So, ayan. Lock natin yung ating sinulit. O yung ating stitch. Ano lang. Ikot lang doon sa karayong hatak. Mga dalawa hatak. Okay na yan. Total, malalagyan naman yan mamaya ng stick glue. Ayan. Yan yung ito. Yung parang ganito niya. And then, next natin gagawin. Same process. Kaso nga lang ito, mas malaki lang ng konti. Right? Tahiin natin ng paganito habang naka-fold siyang paganon. Umpisahan natin. Ganon, fold muna natin to. So habang nagra-running stitch tayo, sundan natin ng fold. Yan. Ganon lang. So, ayan. Ayan yung itsura niya. Alright, natapos na nating tahiin yung ating bilog na tela. Ngayon, gagamit na lang natin ng glue gun. Ididikit natin itong maliit dito sa taas niya. Alright, so ganun lang. Ganun lang siya kasimple.
Yan. Press natin ng maigi para dumikit ng maayos. And then, talagyan natin ng glass beads sa paligid. So, eto, ganun lang kasimple. Pero, yung gagawin natin dito, lalagyan natin ng glass beads sa paligid niya bago itong malaking glass beads din. Alright? So, yan, gawa natin. So, ayan, nagtahi lang ako ng maliit. Hindi masyadong perfect, pero pwede na. So, idikit natin ulit gamit ang ating glue gun ng pag-anon. At lagyan natin. Dahan-dahan lang kasi mainit ito. And then yung sa gitna. Natin ilagay yung beads. Press natin ng maigi. Ayan. Ayan ang kanyang itsura. And then, finally, didikit na natin dito. So, ayan. So, imbis na ibigay ko ng ganito lang, o, di mas na-elevate natin yung simpleng ipit sa buhok. Ayan! I think it's cute. Bagay sa mga chikiting. O, di ba? So, ayan na. Meron tayong dalawa. Ayan. Tapos na sila. Ngayon, makikita kayo dito, petals ito. So, gagawin natin lima, parang flower. So, nagawa ko na yung dalawa. Gawin natin yung the rest. So, sa petal na to, gagawin natin yung circle. Ipo-fold natin into half. And then, tatahiin natin dito sa gilid ng pag-anon para maging ganito yung kanyang itsura. Tapos yung last na petal, ang gagawin natin, tatahiin natin sila ng connected sila sa isa't isa para maging isang malaking bulaklak o isang buong bulaklak. So, ipo-fold lang pala natin, ayusin natin yung kanyang pet na magiging ganito yung itsura niya para siyang merong sariling fold tapos nagra-ruffle lang siya sa gitna. So, yan yung itsura niya. Tapos, ilalak lang natin yung ating sinulit. So, ayan ang kanyang itsura. And then, lalagyan din natin ng parang ganitong beads sa gitna. So, para malak natin ito or maikot natin ganito na hindi masyadong evident yung kanyang connection, ipapasok natin yung sinulit doon sa isang glass bead, saka natin itataling pag-anon. Right? So, ganun lang siya. Para hindi siya masyadong halata na yun yung pinaka-connection niya. Ayan, hanggang dumating doon kung saan tayo nag-end din. Ayan. Huwag muna natin pansinin yung shape niya kasi pag nilagay natin bilog na ganun, pag patong natin nitong circle na to, bibilog din talaga siya. Itatali muna natin.
Alright, tapos didikit na natin yung ating glass bead na tinahin natin. So, yan. Tapos yung center. Ayan ang kanyang itsura. And then, finally, ididikit natin sa clip. Tapos na ang ating isang clip. So, may isa pa tayong gagawin para tatlong klase sila. So, ayan. So, yung next nating gagawin, similar din dito. It's just that, imbes na naka-curve, gawin natin pointed naman yung kanyang petals. Alright, so ganito yung magiging process. Bilog din yung tela. Hatiin natin, half, triangle, saka natin tatahiin dito. Right? Kailangan din natin ng limang bilog. Right, so tinahin natin yung mga triangle natin ng running stitch. Ganito lang yung magiging itsura niya. By the way, make sure na pag-fold nyo, parang yung dalawang edge dito, pa-i-close natin, nakaganon yung magiging itsura niya. Pagkatapos, pagdidikitin lang natin. So, ayan nga yung itsura niya. So, hihigpitan natin ito. Ayan. And then, tatahin na natin ng pag-anon din. So, ayan. Siyempre, ayus-ayusin natin yung kanyang shape bago natin dikitan ng glue stick. Ngayon, dahil green yung kanyang ipit, lalagyan din natin ng green sa gitna. Ito yung gagamitin naman natin. Alright, kagaya ng iba nating style, same thing ang gagawin natin. So, kagaya ng na-mention ko, since green yung ating clip, para match-match lang sila, green yung ating beads. Alright, so dikit natin. Alright, so ayan, tapos na ang ating mga clip pang chikiting. Pwede din siguro sa mga feeling chikiting. So, imbis na yung clip lang ang ibigay natin, nagawa natin ng something mas interesting, something mas maganda siguro, or mas maganda talaga compared sa yung ganito lang. I think mas ma-appreciate nila ito kumpara doon sa yung clip lang. Di ba? So, napaka-simple, madaling gawin, hindi kailangan na makina, ang kailangan lang, sinulid at saka karayom, glue gun, konting tela, beads. Kung wala kayong beads, siguro pwede kayong magbuhol ng bilog para ilagay natin sa gitna para makonsil yung kanyang tahe. Alright, that's it muna for today. Huwag natin kalimutan bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. Maraming salamat sa panonood. Till next time, dito lang sa Project Hobby, Your Hobby TV. Bye-bye!